Isang nakakahilakbot na araw. Ako si Red. Sa episode na ito, ating babalikan ang tila naibaon na sa limot at untold story ni Padre Juan Severino Malyari at sa kung paano siya naging mamamatay tao sa kabila ng pagiging alagad ng simbahan. Marahil isa ito sa mga tuluyang naibaon sa limot, ngunit hindi maitatatwa na minsang naghatid ng hilakbot lalong-lalo na sa lalawigan ng Pampanga. Ang sunod-sunod na pagpaslang sa nabanggit na lugar na naganap taong 1810 at ang mas nakagigimbal pa, isa umanong pari ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya si Padre Juan Severino Malyari. Kung babalikan ang madilim na kasaysayang ito, naitala ng nooy puwersa ng mga Kastilang Gwardiya Sibil ang paglitaw ng mga katawan ng mga biktima sa nasasakupang bayan ng Magalang. Sa detalye ng kasaysayan, sinasabing isa-isang natuklasan ang mga bangkay sa naturang bayan na animoy itinago lamang na parang basura. Bunsod nito ang pagsidhi ng takot, lalong-lalo na sa mga kapampangan ng panahong iyon. Subalit mas nakapagpataas ng kuryosidad sa mga opisyal at puwersa ng colonial police sa kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod ng sunod-sunod na pamamaslang. Sa halos dekadang nananatiling unsolved, tinatayang 50 biktima na ang naitala sa Magalang. Sa katunayan at sa ganitong dahilan, nag-ugat lalo ang takot ng mga mamamayan kesa sa mga gwardiya sibil o praile sa panahon ng kolonyalismo. Gayon na lamang ang pagkabigla ng lahat nang ituro ang isang pari na nasa likod ng karumal-dumal na mga kaganapan. Ilan sa mga rason kung bakit tila hindi kaagad nag-sink in sa mga mamamayan ng panahong iyon ang pagdawit sa ngalan ni Padre Malyari ay ang kanyang mga magagandang record sa lipunan. Kung pagbabasehan ng mga nailimbag na detalye at kasaysayan sa librong Kapampangan Pioneers in the Philippine Church na akda ng psychiatrist at historian na si Dr. Luciano Santiago, idinokumento at isinalaysay nito na sadyang may angking diskarte at pagpupursige ang nooy Juan Severino nang sandaling siya ay mag-apply bilang pastor sa isang simbahan at makailang ulit nga siyang na-reject. Ayon pa sa akda, nakamamangha ang ginawang ito ni Padre Malyari gayong hindi lingid sa kaalaman ng lahat na sadyang napakahirap pumasok at humawak ng posisyon sa simbahan noon sapagkat hawak pa ito ng mga makapangyarihang Espanyol. Subalit, sa kabila ng mga rejections na natamo ni Juan Severino noon, nakakuha pa rin siya ng inaasam-asam na pwesto. Naganap ito taong 1816 at siya nga ang kauna-unahang Pilipinong pari na naging kura paroko sa Magalang. Sa pagkakataong iyon, tila nasulit ng bagitong padre ang ilang taong pag-aaral sa pagpapari sa University of Santo Tomas, lalo at tuluyang naikabit sa kanyang ngalan ang salitang padre o father. Base sa isang online article, si Padre Malyari ay may angking talento rin sa decorative handwriting o calligraphy maging sa paglilettering. Ayon sa mga nasaliksik ng isang online magazine sa pamamagitan ng Sing Sing, isang quarterly publication sa lalawigan ng Pampanga, sinasabing dinedekorasyonan pa ng padre ang kanyang mga taunang report sa simbahan ng mga flowered vines at guhit ng mga anghel na nasa ibabaw ng ulap. Kaya sinong mag-aakala na siya ang lahat ng may sala sa mga pagkamatay ng ilang kababayan sa kanyang mismong lugar, gayong bilang kapwa Pilipino, nagtitiwala ang ilang deboto at mamamayan, partikular ang lahat sa bayan ng Magalang. Sino rin ba ang mag-aakala na ang kanyang ikangay artistic hands ang siyang magiging mitya ng ilang buhay sa naturang bayan? Sa saliksik ng Team Haunted History at sa ilang impormasyon mula sa mga lokal na historiador, lalong-lalo na sa lalawigan ng Pampanga, inginuso ang umano'y pagkakasakit at kalaunan
pagkamatay ng ina ni Padre Malyari kung bakit siya naging isang mamamatay tao. Sa ilang dokumento ng gobyernong Espanyol na nakatalaga sa Magalang, sinasabing hulam ang sanhi ng pagkakasakit ng kanyang ina. Sa kanyang isipan, naikintal umano ng padre na baka may pagkakataon na gumaling ang kanyang ina kung siya ay papatay. Maaaring lumakas ang paniniwala kung pagbabasehan ng pagsusuri na nauugnay sa psychology na malaki nga ang posibilidad na dahil sa magkahalong emosyon na pinangingibabawa ng pagmamahal sa ina kaya nauwi si Padre Malyari sa pagpaslang ng aabot sa 57 katao habang siya pa ang kura paroko sa Magalang. Ang isa ring pinakamatinding rason kung bakit tila nalimutan ng pari ang pagiging taong simbahan. Sa pagkakataong iyon, tiyak kung sasabihin dumaraan nga sa isang mental illness ang pari, lalo at pinatotohanan ng publication na Sing Sing na siya ay afflicted ng severe psychosis. Base sa saliksik ni Dr. Miguel P. Texon, pinaniniwalaang ang early beliefs sa superstition at supernatural ang tila nagbunsod upang hindi pa maunawaan ng mga sinaunang Pilipino ang pinagdaraanan ng pari. Sa madaling salita, sadyang napakalayo na ng pagkaunawa ng mga Pilipino sa ganitong mental illness kung ikukumpara ngayon at ang noon. Hindi rin maisasantabi ang katotohanan na kahit umano nasa kolonyal na pamamahala ng mga Kastila ang Pilipinas ng mga panahong iyon, marami pa rin sa mga Pilipino ang naniniwalang lahat ng hiwaga, lalong-lalo na ang mga pagkakasakit, ay ibinubunton sa mga supernatural. Sa dagdag na saliksik ng Team Haunted History, hindi rin maisasantabi na tila advanced na rin ang mga kaalaman ng Espanyol ng panahong iyon kaugnay sa mga gantong klaseng kaso kung kaya't itinayo ang Hospicio de San Jose, ang kauna-unahang mental hospital sa buong mundo ayon sa akdang inilabas ng Aliteya. Bukod pa rito, sinasabi rin sa saliksik ni Dr. Texon na ang naturang mental hospital ay pinangangasiwaan ng ilang religious charities ng panahong iyon kung kaya't questionable tuloy kung bakit hindi ipinagamot sa naturang ospital si Padre Malyari bagkus ay inaresto na ito agad ng mga otoridad ng Espanya. Sa katanungang paano natuklasan ng kanyang ikangay darkest side sa kabila ng pagiging alagad ng simbahan, ang sagot ay dahil sa kanyang pagkakasakit. Dahil dito, pansamantala siyang nagkaroon ng kahalili sa simbahan ng Magalang. Ang taong ito ang siyang nakadiskubri umano sa mga patak ng pulang likido at natuntun nga ang lahat ng mga bangkay na iyon sa tahanan ng pari. Dito rin umano natagpuan ang ilan pang mga kagamitan ng mga taong pinaslang ni Padre Malyari. Wala mang nakatuklas sa kung paano o ano yung eksaktong paraan na ginawa ni Padre Malyari upang kitlin ang buhay ng mga inosenteng ito, naniniwala pa rin ang mga lokal na historian sa lalawigan na ang mga taong naging biktima ng pari ay siya mismong tigasunod ng kanilang simbahan o masasabing may malapit na relasyon sa pari. Sa beresyong pangsikolohikal, idiniin na maaaring may hindi magandang relasyon ng pari sa kanyang ina kung kaya't dito niya ibinuntun ang lahat sa paggawa ng karumal-dumal at hindi katanggap-tanggap na krimen. Ayon pa sa saliksik ng Team Haunted History, makaraan ang pag-aresto kay Padre Malyari ay 14 na taon siyang nakulong sa Maynila at matapos nito, hinatulan siyang mabitay sa pamamagitan ng hanging. Ito ang nagbunsod upang tagurian siyang kauna-unahang paring Pilipino na binitay sa pamamagitan ng pagbigti at ang kauna-unahang dokumentadong Filipino serial killer. At inyong natunghayan ang tila nalimutan na at untold story ni Padre Juan Severino Malyari at sa kung paano siya naging isang serial killer sa kabila ng pagiging alagad ng simbahan.
Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng episode, maaari kang mag-iwan ng komento o kaya topic suggestions dito sa comment section sa ibaba ng videong ito. Huwag rin kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako pong muli si Red, ang boses sa Hilakbot Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli! Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.